Kamusta mga kabatang? Paano ko nga ba ginagawa ang aking channel banner o yung inyong nakikita sa inyong harapan? So meron na akong mga dinownload yung ano, parang pinaka-pattern. Ayan. Kung may kilin sa inyong screen, yan po. Sa Google ko lang kinuha yan, text and logo safe area. So kailangan nyo po yan. Then yun, lagyan po natin siya ng background. Yan, click nyo lang po yung image asset. Tapos mamili na lang po kayo kung anong kulay yung gusto nyo. Ayan po yung napili ko is blue. Nasa sa inyo na po yan kung ano po yung gusto nyong kulay. Tapos palalabuin natin siya gamit ang opacity. Ayan, alpha opacity. Bakit po natin palalabuin? Para makita natin yung pattern na ating dinownload galing sa Google. So, makikita natin hanggang dun lang sa may guhit. So, ayan, meron na akong mga dinownload o tinanggal na, ayan, yung mga image na tinanggal ko na yung background. So, gagawa rin ako ng tutorial kung paano magtatanggal ng mga background. O kung alam nyo naman na, di mas much better. Tapos yan, kasi nga may guhit na siya, meron na siyang pattern. Mas madali nyo na siyang mailalagay kung saan. Tapos, lagay nyo na yung kung ano yung channel na gusto nyo or kung anong gusto nyo isulat. So, which is sa akin na is Kabatang Stories. So, yan. Click nyo lang po yung layer. Tapos, type nyo na kung ano yung gusto nyo ilagay. Then, scroll nyo lang dyan. Ayan po. Tapos, prepare nyo kung anong gusto nyo kulay. Or anong design. Ayan. Marami na po mga pagpipilian. So, yan napili ko. Yung bold italic. Tapos, lagyan na lang po natin siya ng background color po yung sa gilid. So, which is ang ginagamit ko is yung glow. Ayan, click nyo lang po yan. Tapos, enable nyo lang. Para, yan, enable. Tapos, pili lang kayo ng kulay. Which is, mahilig na ako sa pula. Is pula yung nilagay ko. Tapos, ayan, kapalan nyan po natin yan. Depende po sa inyo kung gano'ng kapal ang gusto nyo yung kulay para sa gilid. Para mas kitang-kita yung pangalan. At saka kaya mas madali kasi meron na nga kayong pattern na kinuha nga sa Google. Tapos yan, type nyo kung anong mga gusto nyong isulat, subscribe. So, yan yung prepare ko. Tapos, nilagyan ko siya ng background. Yan, kulay pula pa rin para mas kitang-kita talaga. Tapos, meron din yung yan sa may baba. Sagad nyo lang para mas kitang-kita yung highlight na highlight talaga yung kulay. So, ganyan ko lang ginagawa yung mga channel banner ko. Which is fit talaga siya sa ating mga YouTube channel. Yan, tapos type nyo lang, like, share. Napakadali lang mga kabatang. So, simple. Sa KineMaster lang ako gumagawa ng mga Kahit yung mga thumbnail ko, dyan ko lang din ginagawa. Kasi, pero pagka na-screenshot nyo yan mga kabatang, wala na yung logo na KineMaster. Mawawala yan. So, mamaya makikita nyo kung paano ko i-screenshot. Tapos yun, click nyo lang yung logo kapag tapos na kayo. Tapos alpha opacity. Tapos yun, todo nyo na para hindi na makikita yung pattern na pinag-anuhan nyo kanina. So, kung hindi naman sentro, ayan, i-sentro nyo para mas kitang-kita. Basta depende na sa inyo kung anong design yung gusto nyo. Kung mag-sample lang to, tsaka basic lang sa mga hindi pa nakakaalam. So, madali lang siya. Ayan, tapos sagad na natin. Tapos screenshot natin sa may gilid. Makikita yung yan yung box sa gilid. Ay, medyo nakulangan pa ako kaya medyo sinagad ko na yung kulay. So sa pag-screenshot, ayan, click nyo lang yung gilid, tapos capture. Makikita nyo na po yan sa inyong mga image. So punta naman tayo sa ating YouTube channel. Iba sa YT Studio pumupunta. Pero ako direct na ako sa YouTube. Pwede naman po yun. Punta kayo sa YouTube channel nyo. Tapos click nyo lang po yung, ayan. Yung sa manage video, yung parang pen. Tapos yun sa may taas. Click nyo yung picture. Then yan. Lagay nyo na yung na-screenshot nyo kanya. Tapos paliitin nyo lang. Eksaktong-eksakto po yan. Fit na fit po talaga yan. So, yan na. Kung makikita nyo,
Okay na siya at pogi-pogi na. Ayan. So, ganun lang po kadali mga kabatang. Maraming maraming salamat and God bless. Thanks for watching.